ang pagtawag kay Muslim official sa bilyo si Marquis ni Bishop Garcia sa Calbayog sa iba't ibang heads ng mga agency, hindi ko na lang nasasayin dahil mahaba ng oras natin. Sa lahat ng mga political aspirants na nandito ngayon, sa mga government at non-government organization na nagsusulong ng mapayapa at walang dayang halalan, ang mga nandito ngayon, sa ating taga-media, yung lahat ng mga constituents ng Calbayog City, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay representative ng aming matayong commander na may importante na pinuntahan. So, as the executive officer of 43rd IV, I am representing our matayong commander na si Lieutenant Colonel Alexander Salgado at Division 8 Infantry Division na pinangunahan ni Major General Jim Bilangino, Armed Forces of the Philippines. Halos nasabi naman lahat ng mga naunang speaker kung ano talaga yung gusto natin mangyari para sa ngayong eleksyon na 2016. Gusto natin magkaroon ng mapayapa, walang daya na eleksyon. Sa amin, sa Philippine Army, gusto na namin i-inform kayo lahat na wala kaming kinikilingan sa mga eleksyon. Tumutupad kami sa aming tungkulin kaya sa aming mandate na as deputized ng kumiling na mag-perform or tumulong para magkaroon tayo ng secure election kasama ng PNP at ng ibang agency na magsisecure during sa karating na election. So, kung alamin niyo yung, kung alamin niyo yung mandate ng PNP, we, the Armed Forces of the Philippines, Security United Nations of Mighty God, Chief Prosperous Organization, as the protector of the people of the suffrage of the state. So, nandiyan yan sa aming funding, sa aming photos ng Armed Forces. So, yun ang ginagawa namin during election. At ang specific nito, kung may mga specific na photos yung bumili, sinusunod namin yan. Kung titingnan natin, as of now, meron na kami ginagawa mga operations, including ang PNP. Hindi lang yung nakikita natin sa kalsada na nagkakanda kami ng checkpoint, kundi meron din kami operations na nakakanda dito sa mga vicinity ng city or doon sa ibang lugar. Gusto ko lang i-point out yung isang actually na-mention na ito ni Bishop kanina, na isang katatulong para magkaroon tayo ng safe election. Ito ang actually ito yung tinatawag natin na respect for life. At nasa ito din kumanumins yung respect for life, yung number 5 yata ito. Bakit ko ito gustong i-emphasize? Dahil siguro hindi naman na itatago na dito sa Calbayog City ay marami na namamatay. Lalo na during election, nag-i-increase yung mga namamatay. Hindi ko naman sinasabi ito na pinapapatay ng mga kandidato. But yun ang trending. Pag election, maraming namamatay. So, encourage si everybody na dapat isa puso natin na sila ay matao rin. At kung nakikita natin, mga supporters lang yung mga namamatay. Dapat respeto natin yung life ng ibang tao. Pangalawa, yung freedom. Bakit? Kasi sabi nga sa Armed Forces of the Philippines na masyadong kaming very strict. Pero during election, may freedom pa rin. Bawat isa sa amin na pumili kung sino yung gusto namin i-voto. Hindi kami nititigtahan nasa taas kung sino ang gusto nilang ipaboto. So, every soldier, kung may
pinapalis doon sa residence or sa doon sa barangay nila para hindi mo matuto. Sana bigyan natin sila ng chance na pumili kung sino yung gusto nang ituto para naman magkaroon tayo ng magandang result, yung totoong result kung sino yung gustong ipauto ng mga constituent natin dito sa trabaho. So, yun lang ang gusto kong i-impart sa inyo at gusto kong sabihin. At sa alam ng aming ng Philippine Army, sa leadership ng aming division commander na si Jim Villarino, our forces of the Philippines, ako'y nagpapasalamat sa pag-invita at pag-PNA sa amin na mag-participate dito sa Peace Covenant signing dito sa Calbayog City. Maraming salamat.